Yumash! Luto na ang ating ginisang upo with corned beef, guys. Masarap yan. May ulam na naman ako sa araw na ito. Channel. So, ngayon naman ako ulit nakapag-vlog dahil wala tayong ma-vlog. So, for today's video, guys, magluluto tayo ngayon ng pagkain ng amo natin. Dahil mamaya, magluluto ako ng mango pie. Dahil nung Sunday nang nag-day off ako, kumain ako ng mango pie sa Jollibee. Pero parang ang sarap niya. So, dahil marami ngayong mango ditong binibinta ng Mora, so bumili ako at magluluto tayo. So yun, abagan nyo guys. Pero bago yan, magluluto muna ako ng lunch para sa amo ko dahil tanghalian na naman. So ito guys, yung napamili natin kanina. Pumunta ako doon sa palengke dahil hinatid ko si Lola. So bumili ako ng dalawang pack ng itlog. Dahil yung nabili natin na bukas kasi mamalingki din ako. So ngayon dahil wala na kaming itlog, so bumili na ako. So kukunin ko lang bukas ko sa pamalingki na pera kasi mamamalingki naman ako bukas. So dalawang pack ang binili ko. Ayan. Ano ba talaga? Ayan. So ayan, $5 yan. And then guys, ang gamitin natin sa ating dough ay ito ang bread na puti. Ayan. So, bumili na rin ako para may pang ano tayo? May pang ano tayo sa ating pie mamaya. Linggo pa. So, bumili na rin ako guys nito. Ang dahon ng kamote kasi maglalagay, mag-ano tayo, magtutula, magtitinula tayo ng isda. At syempre ito yung ating mangga. Ayan, lutong-luto siya guys, hinog na hinog siya. So 50 cents ang isa nito guys. Pinili ko lang medyo malaki-laki kasi maliliit lahat dun eh. At saka medyo ano na, yun ito o malito. Sana nagana pa tayo ng mangga, pero di ba guys? At bumili rin ako ng celery. Ito, $2 lang siya. At syempre, carrots. Para bukas, hindi na ako nito bibili dahil mabigat to guys. So, ang hirap pag mabigat, masakit sa likod ang ating bibit din. So, tara guys, magluluto muna ako. So guys, ito na lang yung lulutuin ko sa amin ko para madali. So meron akong soup kagabi na fishbowl soup. Dagdagan ko lang ito na natira kasi hinati ko. Gawin kong curry. Ang ilalagay ko, na noodles. Ito siya. Ito ay chicken ayam. Ano siya? Maggi noodles. Chicken. Pero, lagyan ko siya ng curry. Ito may curry tayo. Curry paste. Tapos may kunting gata. So, dahil bawal din siguro sa gata. So, kunti lang naman. Ilalagay natin. Ito ang lulutin ko sa amo ko para mabilis. O, diba? Nakaisip ako ng magandang paraan. At itong soup na to, itong isasabaw natin. So, maya-maya ko nalutuin guys kasi maaga pa naman. So, ayaw niya naman kasi na maaga makain. So, antayin na lang natin before 12 ko natulutuin. So, ang oras ngayon is 11 o'clock. Ang gagawin ko ngayon is magluluto sa iyo ng, meron pa akong mince pork.
So, idagdag ko yan dito para may meat siya na makain. So, yun. Abangan nyo guys, magluluto tayo ngayon ng ating mango pie. Ito ang mango pie natin. Pero isi-separate ko ang video na to guys kasi syempre para special. Charot. So, ito, maghihimay muna ako nito guys ng aking gulay. So, hindi pala ako nakabili ng okra. So, ito na lang gagawin ko. I-steam ko na lang ito. At ito ang aking gulay ngayong araw. So, medyo nasira yung iba guys. Hindi maganda yung napili ko pala. Pero di bale, anongin natin? Lutuin natin. Wala tayong gulang ngayon. Atin din ako magsasaing dahil may sinaing na ako dito guys. Ito yung sinaing natin. Ayan, initin ko na lang pala. So, ayan. Saksak natin ulit. At i-on ang rice cooker. So, ayan guys. Samahan niyo ako dito sa aking ano lang ako ng ating ulam. Ito ang ulam ko. Sabawan ko na lang ito siguro guys. Kasi pag steam mo lang sabaw. So sabawan natin to para may lasa ang ating gulay. Ay, ang ating pagkain. Masasarap sana ito guys kap yung dahon na ito is yung kangkong style. Kinangkong ang tawag dun. Kasi ito yung kamuti na ganito guys. May ano to siya. May laman ang tawag dun. Yung isa kasi hindi yun nagkakaroon ng laman. Ito may laman to siya. Pag kinanin mo. So, may sira. Ayan. Ay, tama guys. Alam ko, igisa ko siya sa corned beef. Meron ako pala doon corned beef. So, meron akong corned beef na nabili nung isang anong nandun ako sa Pilipinas. Dinala ko dito kasi nga nagpapabili yung aking kaibigan. So ngayon, uuwi na rin siya ng Pilipinas, hindi niya rin makakain to. So, kinain ko na lang. So, ayan. Bisa natin sa corned beef to at lagyan ng kunting sabaw guys. Tapos, meron pa pala ang upo guys doon na battle guard, anong tawag doon, upo sa Tagalog. So, yun, isasaw ko dito kasi yun medyo nasisira na. So, ito siya guys, yung ating corned beef. Masarap to siya guys, natikman ko na to kasi yung isa naluto ko na. So, igigisa natin, andito yung ating battle guard, ayan, nasira na siya. So, hiwain natin guys dahil medyo may sira yung ano, yung iba.
medyo matigas. So, mag-iwa tayo guys ng sibuyas at bawang para igisa natin sa ating corn soup. So, ito ang pinaka-the best na ulam ng pinakamura pa. Hindi mo na kailangan guys maghanap pa ng kung ano. Dahil ito ay easing-easing gawin. So, medyo marami ang ating sibuyas ngayon kasi marami tayong nabiling sibuyas noong nakaraan. So, hiniwa ko na lang lahat kasi, hiniwa ko ng buo, ang isang buo kasi nga masasayang na naman pag nasira. So, yung iba nilagay ko na nga sa ref pero medyo nasisira pa rin dahil nga matagal na. 3 weeks na ata nabili kong sibuyas na yan. Isang bag na malaki. So, ito, maghihiwa tayo ng bawang para sa ating panggisa. So, ngayon, tapos na tayo mag-iwa, guys. So, isunod natin, hugasan ang ating mga gulay. So, hugasan natin itong ating dahon ng kamote. So, isa-isahin natin, guys, kasi medyo minsan may mga dumi at minsan may mga uod. Or medyo hindi maganda dito ang nila kasi nga may mga ano pang nakabaon dito sa loob, yung mga insekto. So, linisan natin ng maigi to. Ayan, tanggalin lang natin ang hinainan ng uod. So, ito muna ugas, nandun pala to. Ito na yung ating hiniwang upo. So, hindi lahisama na lang natin guys kasi wala tayong pagod. So, ito guys, yung dahon ng kamote. Masarap to. Hindi ko lang sure kung anong vitamins ang ibibigay dito, pero mataas ang potassium nito. Hindi naman ganun kataas. Basta daw mga green leafy vegetables, mataas yung potassium. So, ayan. Hugas-hugas muna tayo dito, guys. Kasi magigisa na tayo maya-maya. Dahil kakain ako ng maaga, dahil gagawa ako ng mango pie. Yung amo ko, mabilis lang naman gutuin sa kanya kasi no dose lang naman yan. At saka, hindi naman nagre-reklamo yan minsan ng amo ko. Basta masarap lang yung lasa ng niluto niya. Nang niluto ko, hindi yan magre-reklamo. Pero pag hindi masarap, magre-reklamo yan. At saka ako guys, nagugutom na rin ako. Ang kinain ko lang kasi kanina is wafer oats at saka isang apple. So, mag-release carbohydrates tayo. Magbawas tayo ng kanin sa araw-araw nating kinakain kasi hindi naman maganda daw. Siyempre, alam ko naman na masarap kumain ng kanin. Pero, tumatanda na tayo. So, kailangan natin bawasan ng kanin natin dahil pag sobra yung rice, yung carbohydrates sa ating katawan, hindi rin magandang maidudulot. Dahil nga, syempre, naglalabasan yung mga sakit na kung ano-ano. So, yun. Mag-ano tayo ngayon? Magda-diet sa rice. So, ang kinakain ko ay ang rice, brown rice. Pero minsan, pag lumabas, edi white rice. So, ayun, tapos na tayo guys maghugas. So, ibalik ko lang siya dito sa lagayan natin para makatulo siya sa ating strainer. Para makatulo siya. At hugasan natin ulit. So,
So, ayan, tapos na siya. Ito naman ang isunod nating hawasan ulit. So, ilang beses ko nang hinubasan ito, guys. Mamaya, mawala na ang lasa nito. So, ayan, tapos na tayo. So, magsisimula na tayo mag-isa. Ito pala, guys, yung ating corned beef. Nakikita ko na sa inyo kanina. So, buksan natin. Madali lang siyang buksan kasi may pang ano na siya dito. Ano tawag nito? Hilain mo lang. Ayan. So, magpainit tayo ng kamali, guys. Ayan, guys, medyo siguro mainit na itong ating kawali. Ayan, mainit na siya. So, lagyan natin ng kunting oil lang. Kunti lang, guys, kasi yung corned beef natin, tutubig din yan, ay magmamantika. Maganda sana olive oil, kaya lang wala tayong olive oil. Dagdagan natin yung kunti. So, ilagay natin itong ating sibuyas. Ang ating bawang, ilagay natin. So, ayan, mabango na siya. Pwede na natin lagyan ang ating corned beef. Pwede na natin ilagay ang ating corned beef. Unti lang ilalagay natin, guys, kasi unti lang ang gulay natin para may lasa na. Yan ang bango, guys. So, ilagay natin din yung ating gulay na upo. Takpan muna natin, guys, saka lagyan natin at mamaya ng kunting tubig. Takpan natin para pag nagtubig yung upo, para kunti na lang ilalagay natin sa bawang. So, lagyan natin ng tubig, guys. Lagay din tayo, guys, ng ating pampalasa. Lagyan natin ng white pepper. Ay.
Siyempre, ang ating MSG. At siyempre, ang ating asin. Ayan, haluin lang natin guys. Tapos, mamaya, after 3 minutes to 5 minutes, luto na itong upo, ilagay natin ang dahon ng kamote. So, tikman nga natin kung anong lasa para matansya natin kung anong ating idadagdag na pampalasa. So, tamang-tama lang ang lasa niya, guys. So, medyo gusto ko may anghang. Maglagay tayo ng black paper powder. Kasi ang nilagay ko kanina, guys, white paper, hindi yan maanghang. Maganda pag may black paper powder kasi para matanggal yung lansa ng karne. Hindi siya amoy baka. So, ayan. Pwede na yan, guys. Pwede na nating mailagay ang ating dahon ng kamuti dahil kumukulo-kulo na siya. At mabilis lang naman lumambot yung ang upo kasi napakuluan na natin siya. Ayan, medyo umapaw. So, takpan ko para medyo maano siya, guys. So, takpan natin. After 2 minutes, 3 minutes, buksan natin para yung dahon ng kamuti bumaba na. So, ayan, tingnan natin, guys, kung bumaba na ang... Ayan, tamang-tama. So, haluin natin, guys, para mag-ano yung lasa sa dahon ng kamuti. Medyo ano siya. Medyo natuyuan siya, guys. Pero okay lang yan. Yan ang the best niya. Hindi masyadong masabaw. Yan. Para magkaano yung kamuti, magkalasa. So, ayan guys. Luto na yung ating ginisang upo with corned beef. Masarap yan. So, ayan guys. Tapos na ang ating nilutong ginisang upo with corned beef. Ang dahon ng kamuti. So, masarap siya in fairness. First time kong gumawa nito guys. Ay, first time kong magluto nito. Nagluluto ako pero sardinas ang nilalagay ko. So, ngayon corned beef naman para maiba at charot. So, yun guys. Hanggang dito na lang muli ang ating video. Maraming salamat. Huwag pong kaligtaang isubscribe. Kitalans Vlog. Follow nyo na rin ako sa Facebook page ko, Kitalans Vlog. Yun lang. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.